This video is going to be about a very important question that I'm always asked in forums, webinars, even in one-on-one discussions. Tama po yan. Isang tanong na napaka-importante. How much insurance do we really need? Magkano pong life insurance ba talaga ang dapat maging coverage natin? I think, alam nyo naman po, I am quite experienced in this area, in this arena of financial services. So I think I'm in a good position to provide you answers. And if you'd really want to know more about this, please watch this video. Hello mga ka-RFF, this is again Rex Mendoza from Ramper Financials. I hope you and all of your loved ones are okay. We're still in the midst of a pandemic and that's the reason why we have to be extra careful. Doon po sa introduction na yon, sinabi ko yung tanong na gusto kong i-handle sa video na ito. Magkano ba talaga ang life insurance na kailangan natin? Now, I will tell you, uunahin ko po ang aking mga caveat. There is no firm answer that is correct for everyone. Different folks, different strokes po tayo. Ibig sabihin, kung ano po ang kalagayan nyo, kung anong sitwasyon nyo, may karampatang sagot para dyan. Ang ipoprovide ko po, the range, yung minimum at yung ideal. Kasi po, napaka-importante din na isipin natin, minsan, alam natin na ito ang kailangan natin, pero baka naman hindi natin afford. Gusto ko din, we proceed with our financial journey na hindi naman po tayo delikado. That we do the right things. Because ang tamang sagot po dito is the fact that you don't need to solve everything overnight. Ang ibig pong sabihin, pwede nating unti-untiin ang ating mga pangangailangan at ang coverage natin of the financial needs that we need to be assured and secure about. Again, ang importante po, alam natin ang range at alam natin din dapat kung ano ang ideal para naman mapagplanuhan talaga natin at makumpleto natin ang ating paglalakbay para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Pangalawa po, hindi po pwedeng hugot sa hangin or pakiramdam. Bibigyan ko po kayo ng tinatawag nating mga basihan at kayo na rin po ang bahalang magdesisyon kung saan nyo ilalagay ang inyong sarili, kung saan kayo komportable. In the final analysis, ang importante po is execution. Maumpisahan natin at maipagpatuloy natin hanggang alam natin na tayo po ay naroon sa tamang landas. So unahin ko po ang basis, isa sa pinakamabibigat pong basis ng pagkakaalam ng ating life insurance coverage requirements ay ang tinatawag nating X-curve. Ito po kailangan maintindihan natin itong konseptong ito kasi this also gives us the irony about insurance. Kasi po, syempre, may presyo pa din ang insurance, may kailangan tayong gastusin. Kahit gano'ng kalaki ang gusto nating coverage, kailangan nating isipin, kaya ba natin yan? Alam nyo, yan ang tinatawag kong irony nitong X-curve na ito. Ang ibig sabihin, ang pangangailangan natin ng insurance, pinakamataas dun sa panahon na wala pa tayong kakayanan. Pagdating ng panahon na meron tayong investment portfolio, malaki na ang ating ipon at investments, eh saka na natin hindi kailangan ng insurance. So i-explain ko po ito. Alam nyo po, dalawang linya ang bumubuo sa X-curve na ito. Yung unang linya, yung nag-uumpisa sa taas, papunta po sa baba. Ano yon? The law of diminishing responsibility. The law of decreasing responsibility. Siyempre po, pag tayo po nagkapamilya na, nagkaanak na, yan, pinakamataas po ang obligasyon at responsibilidad natin dahil may mga taong umaasa sa atin. Unfortunately, it's also the time na hindi ganun kaganda at hindi pa ganun kalaki ang ating kinikita.
At habang tumatanda po tayo, nakakapagpaaral tayo ng mga anak, nakakatapos sila ang ating mga pinagbabayaran, ika nga, yung ating mga mortgage, bahay, kotse, unti-unti po nababayaran na natin. Pag tayo po'y tumanda ng konti, abe yung pong responsibilidad na yun, mababang mababa na. So, hindi na natin kailangan tapatan ng siguridad. Kasi dito po nagkakatalo, pag mataas pa ang ating responsibilidad, hindi ba? Mataas ang responsibilidad mo eh. So, kailangan yung responsibilidad mo, tapatan mo ng security dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa'yo. Yung obligasyon mo sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, tuloy-tuloy pa yun eh. Pero pag hindi mo nabigyan ng katapat na siguridad, abay delikado ang mga mahal mo sa buhay. Yun nga lang, pag tayo'y kumita na, nagkaedad na, saka bumababa ang ating responsibilidad. Para pong ironic, kaya sabi ko, parang hindi yata magkatugma. Kasi yung katapat naman ng linyang yan na pababa, law of decreasing responsibility ay the law of wealth building. Yun naman po, yaman, investments na itabing pera or ipon, nag-uumpisa, mababa pa. Pero habang lumalaon, tumatagal ang panahon, tumataas ang ating mga sweldo, may naitatabi tayo, may naipupundar tayo. Ah, ito po, kailangan na ang assumption dito ay namumuhay tayo ng tama. Living a lifestyle below our means. When we do that, there would be an increasing curve. And that increasing curve is the law of wealth building. Habang tumatanda tayo, lalo tayong yumayaman. So anong nangyayari? Abay, pag padagdag ng padagdag ang yaman mo at bumababa ng bumababa ang responsibilidad mo, secure ka na. Dahil secure ka na, hindi mo na masyadong kailangan ng insurance. Di ba po, yun ang irony na sinasabi ko sa inyo kanina. Kung kailan kami pambili ng napakalaking insurance coverage, saka mo siya hindi kailangan. Nung kailangan mo yung insurance talaga, dahil malaki ang kailangan mong isecure para sa mga mahal mo sa buhay, abay doon ka walang budget na pambili ng insurance. So dito po natin makikita, pag tayo'y nandun pa sa kaliwang parte ng curve, bata-bata pa tayo, mataas ang responsibilidad, mababa ang wealth. Yan po yung panahon na tayo ay less secure. Pero pag tayo medyo nagkaedad, nakapag-build up na tayo ng wealth, bumaba ang ating responsibilidad. This is a time when we are a bit older and more secure. So ang nangyayari po dito is an interplay between the insurance and the investments. Kasi pag medyo may wealth ka na, hindi mo na masyadong kailangan ng insurance. Yung insurance needs mo, bumababa. Pero pag wala ka pang naipupundar at ang responsibilidad mo napakataas, saka mo kailangan ng malaking insurance because anything happens to you, somebody has to take care of your family, somebody has to take care of your obligations. Yan po ang basihan, pero very ironic, hindi ho ba? So ang nangyayari dapat, kung kailan tayo bata-bata at may co-cover tayong responsibility, uulitin ko, dyan dapat pinakamataas ang insurance mo. And when I say dyan pinakamataas ang insurance mo, it is a function of your overall wealth position. Kasi hindi ko naman po sinasabi na pag tayo'y tumanda, mababa na ang responsibility, ebe, hindi na kailangan ng insurance. Minsan po, sigun sa tao, nagkakaroon tayo ng iba't ibang exposure at responsibility. Maaring hindi na sa ating pamilya, pwedeng sa ating kumpanya. Or hindi naman maaring sabihin na it's still a security position because you're already wealthy. Pero pwede po nating isipin at pag-uusapan natin tumamaya, baka naman pwedeng isipin din natin ang ating legacy. Baka gusto nyong mag-iwan ng substantial na amount sa inyong favorite charity. Ibang usapan na po yon. It's a coverage that's not pinned down on simply security. You're already secure, but you probably have a very different need. A need to contribute, a need to be significant, and a need to make a difference to others. Therefore, shift na po ako dun sa talagang sagot sa tanong. Magkano ba talaga ang insurance na kailangan ko? Ina-address ko po ito, uulitin ko. Pag wala tayong budget
let's deal with the minimums. Pero sana naman po, as we progress, as we move up on our wealth building skill, punuan natin yung insurance na dapat na totoong pangangailangan, because we will never know. So, going back, ano po yung minimum? Yung minimum is 3 times your income. 3 times your annual income. Bakit ko po sinabi yun? Ito po ang minimum dahil binibigyan mo lang ng panahon yung pamilya mong mag-adjust for 3 years. 3 years! Kasi, sabihin na nating wala kang budget, kulang ang pambayad mo. Pero pag may nangyari sa'yo, abay, delikado naman ang pamilya mo. Minimum na minimum, bibigyan mo sila ng sweldo mo for 12 months a year for 3 years. Hopefully, after the 3 years is over, nakapag-adjust na sila at hindi na nila masyadong mami-miss ang sweldo mo. And this is very significant. When we go, we don't want our family to miss our economic value. We have to provide them our economic value. They have to miss us as the people they love, as the people that have been special in their lives. Pero dapat po yung pinansyal na ating ibinibigay na suporta sa kanila, hindi nila ma-miss yun. Ang mga minimum po na yan, napakamumura niyan. Ang sabi ko nga doon sa isang video ko, if you remember, sabi ko, abe, meron na tayo ngayong Sing Life na income continuation coverage, cash for income loss. Napakamura po niyan. Pwede pa kayong maghulugan. At talagang bibigyan nila ang pamilya nyo ng benepisyo na buwan-buwan. Alam nyo, napaka-importante ito. Doon sa mga maglalagay nito sa minimum, kung maaari lang, dapat ang settlement options ninyo, gawin nyo ring buwan-buwan. Kasi alam nyo, may mga pamilya na pag nabigyan mo ng lump sum, abay, wala pa pong 1 o 2 buwan, ubus na. So the very purpose for which the insurance was established is not actually going to be met. Kaya po, napaka-importante, even sa design ng settlement options, sana po gawin yung monthly. And that product that I shared with you, na hatid po ng Sing Life sa GCash, ganun na ganun, buwan-buwan ibibigay sa mahal nyo sa buhay. Now, if you have a little more budget, ano ba naman yung gawin natin yung adjustment na period na yun, 5 years? 5-year adjustment period. So yung inyong annual income times 5. So ang mangyayari, may coverage kayo para 5 years ang kanilang adjustment period. Yan. So makikita nyo, kanina 3 years, ngayon ginawa natin 5 years. Abay, di ba? Mas maluwag-luwag na. Alam na natin na magiging secure sila even if something bad happens to us. Now, if you notice, I said income. Kasi po, yun ang economic value mo eh. Yun ang binibigay mo sa iyong mahal sa buhay. So, ikaw ang nawala, dapat yung income, tuloy-tuloy yan. And I think 5 years is more than enough if your real focus is just an adjustment. Just an adjustment. Because on the other ideal side, the key towards income continuation and insurance as a solution for income continuation is this, the ideal. Ang iiwan natin sa kanila is a principal na pagkukunan nila ng ating mga sweldo, pagkukunan nila ng ating kontribusyon sa gastos ng pamilya, at hindi mababawasan ang principal dahil interest lang ang naibabawas. Eh di ba po yun ang gusto natin? So this is not going to be an adjustment period. Dito sa ideal situation na sinasabi ko, yung life insurance establishes a benefit of a fund that will be the source of a monthly stipend. Hindi po natin babawasan yung principal. Dito kanina, when I say 3 years, 5 years, abay, unti-unti po, nawawala yan. Pagdating ng end of 3 years or pagdating ng end of 5 years, plus and minus a very little amount dun sa kikitain ng pera within those same periods, wala na po yun. Dito iba. Ang pinaka-ideal is an amount that is set forth para yung interest lang ang mawi-withdraw. So kahit anong mangyari, yung principal laging nandun. So anong mangyayari? This is going to be a sustainable fund. This is going to be there for perpetuity.
Can you imagine this? If you are able to earn 10% on your money, 10%, palagay ko po, medyo mataas yun sa reality that we're experiencing today because of the global stimulus programs, bumaba ang interest rate, baka hindi realistic yun. But just to give an idea, if your family can earn 10% and you leave them with 10 times your annual income, diba? O yung kinikita mo sa isang taon. Like let's say, kinikita mo sa isang taon, kalahating milyon. Ang insurance mo, 5 million. So, ang 5 million, kikita at 10% ng 500,000, which is your income for the year. So, ano mangyayari? Taon-taon, kukunin nila yung income mo na hindi nababawasan yung principal. And to be a little more conservative and realistic, ibaba natin yan to 5%. Yan po, di ba? Mas kaya. Every year, 5%. So, ano ibig sabihin yan? Dapat yung fund mas malaki. So, kung kumikita ka ng 500,000 a year, dapat ang insurance mo ngayon ay 10 million. Kasi, yung 10 million, pag kumita ng 5%, abe, maibibigay sa pamilya mo yung 500,000 na sweldo mo taon-taon. So, hindi nababawasan yung principal. Ano mangyayari doon? That money is going to be money that will be there for posterity. Di ba? Ang mangyayari, ipapamana nila yan sa kanila ng mga anak at tuloy-tuloy ang impact ng income mo if they don't spend it. Di ba? So, again, uulitin ko po, pag 5% ang kikitain ng pera, times 20 of your annual income ang kailangan na life insurance coverage. Now, if we really, really want to be very ideal, if we really want to be very comprehensive, abay, ang assumption po pag minsan, dapat 1% lang ang kita. Kasi yun naman ang talagang kita sa time deposit sa banko ngayon eh. 1% na lang, hindi ba? Kung 1% lang, realistically, ang kikitain ng very safe position para kumita ng kalahating milyon taon-taon, ang kailangan mong coverage, magkano? 50 million. So dito na po mangyayari yung tinatawag nating sensitivity analysis. So kung 1% lang ang assumption yung kikitain nila, malaki ang coverage na kailangan, 50 million. Pero sabi nga natin kanina, pag 5% kaya nilang kitain, abe, 10 million lang ang kailangan mo. Pag 10%, 5 million. So if you notice it, there are variables that we are playing with. There are sensitivities. And let's face it, baka naman sa ngayon, hindi pa natin kaya yung ganung kalaking insurance. So temporarily, you will come up with a coverage that you can actually afford. And hopefully, higher than minimum naman po yun. Tapos, i-build up natin over time habang nakakapagtabi tayo ng pera. Now, yan po ba? Okay na. Yung pinag-usapan po natin, income continuation lang eh. Sometimes, there are other needs of insurance that we have to add on. Unang-una po, nangungutang tayo. Nag-mortgage tayo para makapagpundar tayo ng bahay. Pag wala pong nakatapat na insurance dyan, ano po ang mangyayari? Abay, baka po mailit ng bangko ang bahay dahil yung kakayanan nilang magbayad, wala na. Dahil ikaw ang nagbabayad nun eh. So maganda po sa lahat, on top of the income continuation, i-cover mo rin lahat ng utang mo. Para pag may nangyari sa'yo, wala na silang pagbabayaran. Kanila na ang kotse, kanila na ang bahay, very stable sila dahil tinapatan mo ng insurance ang lahat ng mga probable exposures nila. Now, doon naman po, sa medyo may mga yaman na dyan, di ba? Sasabihin nila, Rex, hindi ko na kailangan ng insurance, nakapagpundar na ako eh. May investments na ako. Tama po yun. Ang sabi nga natin kanina, because of that X-curve, habang tayo yumayaman, less and less insurance is needed. Pero, pwede po tayong magkaroon ng mga panibagong exposure, gaya ng estate taxes. Malaki po ang naipundar nyo. At alam naman natin, based on the train law, meron ngayong babayarang 6%. So, magkano yung 6% ng lahat ng ari-arian nyo? Sasabihin natin, bahala na mga anak ko dyan.
may sayang naman. Magpapamana kayo ng 100 million, 6 million ang mapupunta sa gobyerno para pong mabigat yun, hindi ba? Now, I will have to say, there are technical computations. It might not exactly be 6%, but it still would be a formidable amount. Ang gusto nyo ba, bayaran ng mga tagapagmana nyo ang tax when the time comes? In which case, kung wala silang cash, magbebenta sila ng mga ari-arian at a distressed price para maipambayad lang sa tax. Or isama nyo yung exposure na yon sa insurance nyo para pati yung insurance nyo siya na magbabayad. In which case, parang yung future estate tax, binabayaran nyo ngayon sa napakaliit na halaga at ang importante, hulugan pa. Now, there are other needs like education. So, minsan, gusto natin special, mapag-aral si Junior sa medyo dekampanilyang universidad. Talagang mabibigat na mga pangalan. Yung iba, nangangarap pa, ipadadala ko pa abroad ang aking anak para makapag-aral. O, di ba? Pwede rin nating isama yan sa ating life insurance coverage as an extra security of that future dream. And on top of that, maaring negosyante kayo. At kung negosyante kayo, paano naman yung business value ninyo as CEOs and executives of your own companies? If you want your company to be sustainable, if you want your company to progress, and I'm not saying covering just you, you can actually cover all the key men in your company so that the company continues to flourish. So, dapat may dagdag ka na coverage separately, not for your family, pero para sa negosyo mo. Para yung negosyo mo mag-continue mag-flourish, may key man coverage ka in your own life and in the life of your other executives. So, medyo dagdag din po yun. Ano pa? Legacy requirements. Yan. Para po sa mga kaibigan kong may kaya, minsan ang sinasabi ko sa kanila, kayo ba napag-isipan nyo na yung tinatawag nating legacy and significance? Kasi inaayos po natin lahat yan para sa ating mga mahal sa buhay. Pero ano kaya kung dumating yung panahon na gusto nyo rin makatulong kayo sa mga charities na inyong sinusuportahan ngayon in a big way? Eh di ba, pwede nyo rin isingit sa insurance nyo yun, ilang milyon na idagdag nyo doon para pag may nangyari sa inyo, yung mga charities na yan, mabibigyan ng pabuya in your name. At para makasigurado kayo na wala na kayo sa mundong ito, nakakatulong pa rin kayo sa ibang tao. Legacy and charity are very important goals that we have in our lives. And speaking of family, roping it back to family, there are times po na may mga pamilya at meron akong mga kaibigan na may kakayanan na talaga. So ang sinasabi nila, hindi na kailangan ng mga anak ko yan. Established na sila eh. Ano kaya yung mga apo nyo? Ayan! Alam nyo, kailangan isipin din natin pag minsan yung tinatawag nating generational impact goals. Ayan! Bago yan! Ano ibig sabihin yan? Ano kaya kung magdiretso ko ng benepisyo dun sa apo ko? Kasi alam nyo yung mga anak natin, naalagaan na natin yan. They actually acknowledge us to be the reason why they are where they are. Pero karamihan ng apo natin, sobrang bata pa, hindi pa nila tayo kilala. Yung ibang apo natin, baka hindi pa pinapanganak ngayon. What if? Diba? What if paglaki nila, wala na tayo? Paano natin masisiguro na maaalala nila tayo? Diba? Lagi ko pong tinatanong ito eh. Naaalala mo ba yung lolo mo? Naaalala mo ba yung lola mo? Many of my friends will answer, yes, you know, they've been the old sweet couple that were playing with me when I was growing up. Yan. Yan ang usual nating kwentong naririnig. Pero ano kaya po ang magiging kwento kung pagtungtong ng 21 years of age ng inyong mga apo, abe tatanggap sila ng tigli-5 o tig-10 milyon. Ayan, bago yan, di ba? So you can set it up in your insurance so that you can have a direct beneficiary which is a grandchild, and the settlement option is that the money will be released only upon the time they reach 21. Abe, yun po ang instruction. I-release lang pag nag-21 sila, galing diretso sa inyo. Kung kayo
bigyan ng lolo o lola nyo pagdating ng 21 nyo, may dadating sa inyong sulat o may dadating na tao, anong sasabihin? Alam nyo, mahal na mahal kayo nung lolo't lola nyo eh. That's the reason why. Sabi dito, pagtungtong mo ng 21, meron kang 5 milyon. Pwede mong ipagtayo ng negosyo, pag-umpisahan, or kung ano man ang gusto mong gamit, ito ay para sa'yo. Palagay ko, iba ang magiging pagkakatanda ninyo sa lolo't lola nyo kung nangyari yun, di ba? So ano mangyayari? Aba, they will remember you for the rest of their lives. Kasi minsan, sabi ko nga, binigay mo lahat sa anak mo eh. Yung mga anak mo naman, part of that, ibibigay din sa anak nila eh. Bakit kaya hindi pwede na a portion of it diretso galing sa'yo? Alam niyo, marami pang ibang goals na pwedeng tapatan ng insurance na dagdag pa dun sa pinag-umpisahan nating income continuation. There are times when we can have specific goals coverage that can make it already a complicated computation. Pero ang purpose ko po sa video ito ay para ipakita sa inyo that it can be really quite a range. At ang aking pong objective talaga ay malaman ng lahat that there is such a thing as a minimum and there is an ideal that we should be moving towards. I hope nakatulong po ang discussion na ito para sa marami sa inyo na nagtatanong at nag-iisip, magkano ba talaga ang life insurance coverage na kailangan ko? Siguro marami sa inyo nag-iisip, kulang pala ang akala kong coverage ko. Yung iba naman, nag-iisip, siguro later on if I can afford to, siguro i-augment ko ang aking coverage para mapataas at para maitapat dun sa totoong pangangailangan ng aking mga mahal sa buhay. I hope this video has helped you, enlightened you, and took you to a basic decision point towards execution. Again, ako po si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Mga ka-RFF, mahal po namin kayo. Until the next video, blessings always!